What's up? So, someone asked bakit iba daw yung itsura ng mga pinopost kong pictures. Hindi pare-parehas. Yung iba, naka-presented ng maayos sa containers. Yung iba naman, naka-wrap ng plastic yung mga ingredients. Yung pasta, minsan naka-plate ng maayos, minsan naman naka-separate yung sauce and other ingredients dun sa pasta itself. Now, di ba, the reason kasi is parang, di ba minsan pag nag-takeout tayo ng food, alam natin masarap yung pasta, pero pag tinakeout na natin, pag kinain na natin, hindi na siya, iba na siya, medyo dry na, medyo oily na, tapos sa salad naman, soggy na, ganyan, hindi na siya, hindi na crisp yung dahon, hindi na crunchy yung mga vegetables and fruits. So, yun yung one reason, yun yung reason actually na kinoconsider ko kung ipipresent ko ba yung pagkain ng naka-plate or plate, ang tawag sa ganun, plated ba yun? Hindi naman siya naka-plato eh, naka-tub siya at naka-container. Pero, kumbaga, naka-setup ba siya or naka-wrap each ingredient? Kasi, syempre gusto ko rin naman ng dumating sa'yo yung food ng maganda. Pero, more than the itsura ng pagkain, magandang photo na ipapadala mo sa akin, more than that, mas gusto ko na mas masarapan ka kaya sa magandahan ka lang. So, ang kinoconsider ko kung kailan makakain yung food. Kung kakainin mo na siya agad, ayusin ko siya, na iseset up ko siya ng presentable na gano'n, na naka-plate, naka-ayos yung toppings, naka-ayos yung salad, dahaluin mo na lang, gano'n. And then, kung alam kong hindi mo siya makakain agad, like mamaya pa, ita-travel pa, ganyan, yun yung time na binabalot ko yung mga ingredients. Hinihiwalay ko yung sauce ng pasta and hinihiwalay ko yung mga watery ingredients sa salad kasi gusto ko makain mo siya ng masarap, ng maayos, ng crunchy, ng fresh, ng ganyan. Kasi most of the time sa pasta, pag habang tumatagal, na-absorb ng pasta yung sauce, naiiwan yung oil. Kaya nagiging oily yung pasta. Tapos pag ininit mo siya sa microwave, most of the time, yung pasta na dehydrate siya. So parang tumitigas siya. So actually the best way para initin yung pasta is buhusan ng mainit na tubig. But the problem is kung may sauce na, paano mo siya gagawin? And most of the time din pag ininit mo siya ng ganun, pag hinaluan mo siya ng sauce, hindi na masyado kumakapit yung sauce dahil basa yung pasta. So ako, binibigyan ko na instructions yung mga customers ko kung anong, paano nila iinitin yung pagkain, yung pasta. And sa salad naman, kung anong gagawin nila, may kailangan ba silang i-drain, like sa apple, kailangan nila i-drain yung juice. Kasi, syempre, iba na yung lasa nun pag hinalo mo yung juice dun sa salad. So, mga ganong bagay. So, those are the, di ba siya those? That's the reason why, minsan, yung pasta, naka set ng maayos, misa naman nakahiwalay yung sauce and topping sa pasta. And also, that's the reason kung bakit sa salad, minsan naka-set up siya ng maayos, minsan naman naka-plastic yung watery ingredients like the cucumber, mangoes, ganyan, and tomatoes para hindi maging watery yung salad mo. And pwede mo siyang ihiwalay. Kasi I have customers na umorder for one whole week. So hindi ka naman pwedeng paghalu-haluin na yung ingredients ng salad. Kasi after a week baka malabsak na yung ibang ingredients. Sayang naman, hindi niya na may enjoy ng masarap. So at least kung magkakahiwalay, pwede niyang tanggalin, kunyari sobrang watery na nung cucumber. Pwede niyang tanggalin and then the rest of the salad kainin niya or palitan niya yung cucumber ng bagong cucumber. Pero kung magkakasama na yun, hindi niya na makakain lahat. So, sayang naman. And then sa pasta, may mga ganun din. So, ginagawa nila, pinifreeze nila yung sauce. Hinihiwalay, paano nila ipifreeze yung sauce kung nakahalo na. So, that's the reason why kinoconsider ko kung
kailan mo kakainin yung pasta and yung salad. Kung kakainin mo na agad at malapit ka lang naman, like within the subdivision, may rider naman ako, pagkagawa, di-deliver sa'yo, kakainin mo agad. Ayusin ko siya ng maganda. Pero kung mamaya mo pa kakainin, ita-travel pa, I have customers na taga Novaliches pa, pag ganun kalayo, syempre, gusto kong dumating sa'yo ng fresh yung ingredients and makain mo siya ng masarap pa, hihiwalay ko talaga yung sauce ng pasta. Pag-hihiwalay ko talaga every ingredient ng salad para pagdating sa'yo, pagkakainin mo na, masarap pa rin siya. So, that's the reason why. And gustuhin ko man na maging presentable lahat ng deliveries. Hindi pwede. Mas gusto ko na masarapan ka kaysa magandahan ka lang. So, kung malayo at kung di mo pa agad kakainin, ihiwalay ko talaga yung pasta sa sauce. Ihiwalay ko talaga yung mga ingredients ng salad. Unless, i-request mo na ganun mo siya makuha. Pero, syempre, I'll let you know na may mga baka may chance na hindi na siya ganun kasarap. Yun lang. Good morning. Bye-bye. So, anyway, send us your orders. Kung meron kayong mga questions, just let me know. And it would be best kung advance yung order nyo like a day before para masigurado yung ingredients and ma-prepare din namin lahat ng kailangan for your, ano. Kasi minsan order, may mga orders na biglaan. Pag naubusan na ng ingredients, hindi na kaya. So, yun. Bye, everyone.